Yo, ako sasabihin ko talaga honestly na actually doon talaga magsisimula ang lahat. I don't know if sila ni Father Mario and Father Kiking will agree with me na nagsusulat ka talaga for yourself. For example, yung mga sinulat ko sa seminary, hindi ko na nga maalala because ano lang siya, nagsusulat ako, hindi, wala naman akong intention na parang ma-satisfy mo lang yung, kasi alam mo, parang ano siya para siyang isang sakit. Di ba? For example, ano yung ibig natin sabihin? Kaya I agree with Father Kinging na nakakatulong sa kanyang mental health. For example, nung nandun ako sa Cambodia na naka-sanctuary tayo dun, di ba? Kasi mayroon tayong threat. Dahil nga sanctuary, walang masyadong ginagawa. Nag-arrange lang ako ng libro dun sa organization na who was very kind to accommodate us. So araw-araw nagbabike. Kung makikita mo ako, nagbabike ako, mamamaya, maya-maya, na I will stop. Tapos, tatabi ka, magre-record ka sa cellphone kasi habang nagbabike ka, may dumating na tono, kaya ay words or lyrics or message, di ba? It just so happened, siguro, that to an individual, ang ating mga pananaw ay in a certain way like this, na ang mga that comes up also are, as we say, relevant to society. Pero sila dumarating, and ang iba, hindi pa nga natin nga na-share. So nandun lang sila, naka-imbak lang sila. And at that moment na ma-express mo siya for your own hearing, for your own self, o kaya ay sabihin na natin na naipanganak ba yung kanta o kaya ay nabuntis ba yung kanta, mayroon kang certain level of actually na satisfaction na. Nagkapag-attend tayo ng mga cultural workshop, isa na doon nga from Aldin, who explained to us na actually ang mga obra, be it be a song o kaya ay painting or whatever na arts, ay utang mo sa lipunan, hindi sa iyo 'yan. Parang ganoon yung actually yung idea. Hindi sa iyo 'yan kasi kung ano man yung dumating sa isipan mo, kung ano yung tono, kung ano yung message, kung ano yung letra. Hindi mo gawa ay hindi ikaw ba ang gumawa ng mga words, 'di ba? Sinunod lang natin yung mga words and meaning from the history, from society and from all and our experiences and our collective experiences and all of these things, they come up and they appeal to you. And then, at a certain point, pwede, it para lang sa yung self-satisfaction. Pero yung mga cultural na mga seminars na yun, makes us aware na, tama pala, no? Itong mga to, ano pala? Ano ka lang, parang channel ka lang. Ang lipunan, ang may-ari ng ito. Just like, pag sinabi natin, ang lahat ay galing sa Diyos and all of that we produce, ginawa ay dapat ibalik sa Diyos, ibalik sa sangkatauhan, ibalik sa sanglilikha. So, yun ang nagbibigay ng consciousness, more siguro sabihin na natin mas objective, mas intentional yung pagsusulat. And yeah, masaya, napakasaya natin kapag yung mga awitin natin ay inaawit, di ba, sa simbahan. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga choir. I know, kay Father Mario ng mga awitin, hindi na mabilang, million na siguro ang pagkaawit, di ba, sa mga churches. Also, that is very... Pero aside from that, yung mensahe, kapag dumating, tumagos, ginawa, naging realidad, nag-inspire na magsalita, nag-inspire na gumawa, nag-inspire na tumulong, at nag-inspire ng iba pa na magsulat at lumikha pa rin. Yan ang sinasabi ni Father Mario na naabutan ko kanina. Yan din ay extra like times 10 to the nth power na kagalakan. And I think, I would say na
maintindihan ko si Aldin, bakit nagsusulat siya sa kulungan. Kasi siguro mababaliw siya kung hindi siya magsulat. At kahit na hindi pa siya nasa kulungan, alam mo, naalala ko noon eh. Nung si Aldin ay active pa nasa labas, ganyan, bigla na lang nawawala yon. So hinahanap namin, hinahanap ni attorney, hinahanap ni nanay, nasan si Aldin? Yan. Ayun na, ano na pala, tinamaan na ba? Ibig sabihin noon, may dumating na tono, may dumating na letra, may dumating na idea, kaya naghanap ng corner or gilid para i-process yung, especially kapag na-excite, di ba? Ah, maganda to, ganda nito, parang ganon. And then, maghanap ng corner yon. Ang problema mo doon, kapag napasarap, baka half day yon, isang buong gabi, bukas mo na makikita ulit. Ganon ang kwan. But then, I am very happy kasi ang ibig sabihin noon, hindi siya nawalan ng, hindi siya natalo ng sitwasyon, di ba? Hindi siya natalo. Nagagawa pa rin niya. At patuloy, kaya sabi ko nga, joke ko nga sa mga kaparean natin na kapag tayo ay sa parokya at hindi tayo gumagawa ng Bible study kahit once a week man lang, magaling pa sa atin si Aldim kasi nagba-Bible study siya. Hindi lang once a week sa nakulungan. So I should say na napakalaking inspirasyon para sa ating lahat, buhay na inspirasyon. Si Aldim lumalaban sa loob ng kulungan and tayo na nasa labas, dapat na ma-inspire na gumawa, gumampan. Kasi nga siya nandun, patuloy ang kanyang paggawa. At patuloy din tayo na manawagan talaga na dapat ay ma-acquit na siya, malabas na siya sa kulungan. He does not deserve it. The first day, the first hour, minute, second na nasa kulungan siya kasi wala siyang ginawang masama. And biktima siya ng sistema natin na napakaraming katulad niya at napakaraming katulad din natin na nalagay sa delikado ang seguridad dahil sa tapat na paglilingkod. Kaya para kay Aldim, mabuhay ka at patuloy tayong manawagan at saka palakasin pa natin sana yung panawagan natin sa simbahan para at suporta para sa kanyang paglaya at padayon lang tayong lahat.